Yung nasasanay na rin yung katawan mo, especially ang aga ng ano namin, ng call time namin sa shoot. So, andyan pa yung dadaan ka sa matinding traffic. So, talagang good thing naman na yung team and si Direk, sobrang maalaga naman sila. So, I was able to manage yung time ko with negosyo goals, yung business, and at the same time, syempre yung family ko. And then, andyan pa yung on the side, hindi pwede mawala na may social life din tayo with our friends, di ba? Kasi kung hindi, baka maano tayo, baka madrain tayo ng todo. So, kailangan meron pa rin yung tinatawag natin na work-life balance. Yes, work-life balance. And yung dinadivert din natin yung ibang oras natin sa ibang bagay para hindi tayo sobrang madrain ng tuluyan at nasa isip lang natin is yung pagod kasi palagi tayong nagtatrabaho, di ba? But nai-enjoy ko yung work, nai-enjoy ko yung ano, yung part ng pagiging host sa Negosyo Goals kasi ang dami ko rin natututunan. At the same time, nakaka-explore ako ng ibang mga business opportunities kasi with us naman, hindi naman din tayo parang nagsasettle lang sa isang uri ng business. Parang gusto rin natin ma-explore yung ibang mga bagay na baka somehow makakita rin tayo ng oportunidad doon. Okay. Thank you. And for Miss Ivy po. Miss Ivy, tell something about this. This is the first time that you produce a show, or before po, prior to this one, meron na po kayong experiences sa producing a show. And then sa inyo po, same as the question ni kay Miss Anne, Miss A, what are your learnings and best practices? Okay. Actually, this is my first produced talaga na TV show, but I've been in the business for probably more than 17 years. So naging associated producer din ako ng mga ibang live sa TV show, may travel shows. So medyo umikot na rin ako sa industriya. Nakapag-produce na rin ako ng mga independent record albums. So inikutan ko na lahat. But siguro kung paano ko nabuo yung Negosyo Goals, it's after the pandemic. It's because lagi ko naman sinasabi sa lahat na after ng pandemic, doon ko nakita how resilient are the Filipinos. Kasi, di ba, after ng pandemic, parang lahat tayo mas naging aggressive of insecured yung kabuhayan natin, yung savings natin. Mas naging gusto din natin i-connect yung mga buhay natin sa mga family natin because malaking pagsubok yun. So, doon ko naisip na gumawa ng isang TV show na gusto kong mabigyan ng opportunity yung mga malalaki, maliliit, all walks of life. Merong platform na pwedeng makapag-promote sila sa TV show ng Negosyo Goals. So, sana supportahan kami ng mga sponsors dito para tuloy-tuloy talaga yung vision. It's actually a visionary TV show. And you know, sana you know, marinig din siya ng mga iba pang you know, mga visionaryo na naniniwala sa platform namin. Kasi napakadami talagang negosyante na gusto nilang magkaroon ng tamang TV show na gagabayan talaga sila. So, yun. Ano pa yung second? Your best practices and learnings po. Practices and learning, when I started Negosyo Goals, walang-wala rin ako. So, hindi ko siya binitawan because I believe it's, you know, I'm number one, I'm loyal. I'm stubborn and kasi ako, if I believe in something, hindi ko yun binibitawan eh. Kaya kami umabot ng season 4. Kaya kami ni Miss A, hindi kami nagbitawan. Because it's something na show na sana mas marami kaming ma-inspire. Hindi siya drama, hindi siya, you know, it's not something na superficial na pag uwi mo, you feel bad because ang laki ng gap sa mundo. Hindi, it's the reality. Gusto namin mas marami kaming ma-inspire talaga. So, yun yung learning. Learning, huwag mong bibitawan hanggat kaya mo. Siguro learning is another thing. Kahit
sarang ka ng pinto, magantay ka, darating pa rin siya sa'yo. So yun, never, never give up talaga. Okay po. My last question po is for Giselle. Giselle, we attended your birthday bash last time dun sa Baguio. During the Baguio, we know that you have kumbaga your lunch, your Purple Hearts there. Tapos kinuha mo ng endorsers ang mga kilos ng Showtime, no? Kumusta ano yung pakiramdam that at the early age you are your 8 then isa ka ng CEO? Okay, so when I'm a young CEO, I'm very proud to make other kids to be healthy and strong. I just want them to be non-picky eater. So, and also by helping other kids make them strong, and I know other kids with diseases, and they can try Purple Hearts Fine Medicine and Vitamin C. Thank you and congratulations. Next question is coming from Thank you for introducing me. My first question is for Miss A. Miss A, alam namin na sa mga negosyo mo, endorsers mo ang mga big celebrities dito, pati nga yung Blackman family, right? And if I'm correct, Marian Rivera and Vice Ganda. So sa mga celebrities na ito, meron ba sa kanilang mag-guest sa isang future episodes ng Negosyo Talks? Sa ngayon wala pa, hindi pa namin sila nakakausap. Pero isa yan sa tinitingnan ko din na maganda sanang maging segment or na makapag-participate din sila sa show ng Negosyo Goals. Because especially tinitingnan namin yung side ng kasi may mga celebrity endorsers din kami na meron silang passion for business as well, na hindi lang nakikita pa ng iba. So yun sana yung gusto kong ipakita na hindi lang siya celebrity, but at the same time, nagne-negosyo din siya. And to talagang dip mo yan, pwede mo mong ikwento kahit greatly, paano mo de-describe si Marian Rivera and paano mo de-describe si Vice Ganda as endorser and as friend? Si Marian, de-describe ko si Marian as generous sa postings. Madalas ko siyang nakikita na like kahit hindi mo sabihin na mag-post ka, mag-story ka, minsan magugulat na lang ako na ay, nag-post na naman siya. Minsan may ganun eh. So, ako naman sobrang grateful naman ako na, diba, na naging part si Maria ng Lux family. And at the same time, syempre, nandun din na nagkukumustahan kami on Instagram. So, especially at times na, let's say, minsan kasi, di ba, pag may problema tayo, hindi naman natin lahat sinasabi sa social media. So, sila, yung mga endorsers ko din, sometimes napapaghingahan ko din sila. Nakakapagsabi ako sa kanila ng mga ibang nararamdaman ko. And they gave, advices. Tapos, prayers, ganyan. So, magandang magandang samahan ng isang endorser and ng brand. And for Vice naman, si Vice naman is talagang makikita mo na pag, syempre Vice Ganda, di ba? So alam mo yung the credibility of the product talagang nandun na para pagkatiwalaan din ng isang Vice Ganda. And natutuwa ako, nagugulat lang ako bigla, may magme-message sa akin, Madam, binati ka ni Vice sa Showtime. So like, katulad nung kay Marian, hindi ko rin naman hinihingi yun kay Vice, pero nami-mention niya ako, nababati niya ako, minsan sinesegue na yung product, so nakakatuwa. Pwedeng malaman, sino pa yung mga celebrity endorsers? Dimples Romana, Alexa, Tao Fajardo, Tony Labrusca, Dominic Croque, yan. Actually marami, sobrang dami, and madadagdagan pa sila. Kung pwede mo daw sagutin, sino daw mas mahal, si Marian o si Vice? Ay! Hindi, joke lang.
And meron pa ba kaming maaasahan na another big celebrity na kukunin mo for one of your businesses? Well, actually, tuloy-tuloy naman po ang pag-explore ng Lux. May mga upcoming products din kami na naka-pending lang. So, dinilay lang namin kasi we're trying to improve pa. The product itself. Para pag nilabas talaga namin siya, talagang, alam mo yun, mamahalin talaga ng tao. So, yun yung isang aabangan nyo kung sino naman yung mag-endorse ng produkto na yun. Ayan, thank you, Miss A.